dito muna tayo. Usapang clutch tayo mga kaibigan, no? So, i-share ko sa inyo kung paano nyo malalaman yung clutch nyo. Kasi alam ko, ang iba sa atin dyan, drive lang ng drive, hanggat tumatakbo yung sasakyan, sige lang. So, ngayon, bigyan ko kayo ng tips. Mayroon lang po kung konting nalalaman dito, so i-share ko po sa inyo. Ito po yung ating primary clutch sa mga L300. Ganyan po ang posisyon niya yan. Yan po yung primary clutch. Yun ang pong sa may transmission, secondary clutch yun. Ito po yung pinakamaster niya. Yan. Yan. Wala po yung hangin. Nakamanual lang po yan. So, ang tanong, kung paano nyo malalaman kung yung clutch nyo malapit ng masira. So, ganito po yan. Ang clutch po, pag inapakan nyo yung clutch, naka-steady kayong ganyan, kailangan po, hindi yan lumulubog ng dahan-dahan. Kahit anong tapak nyo po dyan, pag in-steady nyo yung paa nyo dyan sa gitna, naka-pwersa yung paa nyo ganyan, hindi po yan lulubog na dumadahan-dahan ng ganon. Pag ganyan po yung clutch nyo, may problema na po yan. Hindi na po yan normal. Pag tandaan nyo po ha, pag yung clutch nyo po inapakan nyo at lumulubog yan dahan-dahan pa ilalim, yan, ibig sabihin po nyan may leak na yung clutch nyo or yung rubber nya gasgas na. So yan pong sakit na yan nararamdaman lamang pag yung repair kit nitong master gasgas na. Kung mapansin nyo po yan, may counting moist na po yan dito sa baba or may leak na po yan. So, yan po yung palatandaan na kailangan nyo nang magpalit ng repair kit. Hindi nyo na po kailangan antayin pa na tuluyang masira yung clutch nyo dahil baka mamaya hindi nyo na kayang patakbuhin papunta sa mekaniko nyo. So, hanggat maaga o may time pa kayo bago kayo bumiyahe ng malayo, pag ganito po yung maramdaman sa clutch nyo, punta na po kayo sa pinagkatiwalaan yung mekaniko. Magpapalit na po kayo ng repair kit ng master. Ituro ko na lang po sa inyo kung paano yung sa secondary. Ito po yung tinatawag na secondary clutch. Kung kayo po ay L300 user, mapa Euro 4 man yan o yung dating L300 pa, yung 4D56, parehas lang po yung secondary clutch nila. Silipin nyo po dito kung itong part na to basa. Pag yan po basa, ibig sabihin din po may leak na rin yan. Pag yan po nag-leak, lulusot na po yung fluid nyan dito. Yan. Lulusot na po yung fluid nyan dyan. Mapansin nyo po sa clutch nyo, lulubog yung clutch nyo. Halos wala na kayong mapakan, wala nang pwersa yon. Hindi na po yan tutulak itong pushrod niya, hindi na siya makakapagpagalaw ng pressure plate niya at hindi na rin po kayo makakapagpasok ng kambyo mula primera hanggang atras, hindi na po yan, hindi na po ipapasok. Kaya ito po ay napakahalagang parts sa clutch, sa mga manual, kahit po hindi L300, basta po may secondary clutch kayo. Tip ko lang po sa inyo, bumili kayo ng reserba ng repair kit nito kasi magagamit nyo po yan for emergency. Itabi nyo lang po sa inyong compartment at magdala po kayo ng 14mm na pantanggal dito para dito. Dalawang tornilyo lang po yan tsaka itong bleeder nya 10mm po yan. Magdala lang po kayo nyan at tsaka brake fluid. Yan, yun lang po ang pwede nyong ilagay sa inyong mga compartment kung for emergency. Kasi ito po, madalas po itong masira sa mga L300. Hindi nyo po napapansin, ito po madalas ang leak dyan. Pag natanggal po yung, pag nagasgas na po yung rubber cap dyan, napakabilis pong mag-leak nyan. So, paano po kung nasa alanganin kayong lugar?
wala kayong mabilhan, wala rin kayong mekaniko makukuha. Napakahalaga po na mayroon kayo niyan, lalo-lalo na po kung kayo ay bumabiyahe ng malayo. Nagsa-south road po kayo or yung mga biyaheng probinsya, kailangan mayroon kayong reserba ng secondary clutch repair kit. Okay? So, yun lang po mga kaibigan. Counting tips lang po. Bye-bye!